blessings po sa inyong lahat. Ito po si Bishop Junie Maralit ng Diocese of Boac, chairperson po ng Episcopal Commission on Social Communications. Na ngayon po ay magsusumikap uli na tulungan tayo o samahang tayong lahat na magnilay patungkol po sa mensahe po ng ating mahal na Santo Papa. Sapagkat ngayon po sa araw na ito, huwag nating kalilimutan, ito po ang 54th na World Communications Sunday na lagi naman pong maibinibigay sa ating mensahe ang ating Santo Papa. At napakaganda po, tamang-tama po itong itong mensahe ng Santo Papa sa ating lahat patungkol po sa tinatawag na pagsasalaysay ng kwento. Storytelling po. Opo. Ang kanya pong mensahe, in-entitled nilang Life Becomes History. At nakakatuwa po, hinango po ni Pope Francis mula sa aklat ng Eksodo, Kabanata 10, Talata 2, yung kanyang pinagmulan at yung kanyang pagninilay sapagkat dito niya binanggit, tell your children and your grandchildren. Para bagang isang katotohanan na napakahalaga sa ating lahat. At huwag po natin kalilimutan, mga minamahal, na ito pong mensaheng ito hindi lamang para sa mga communicators, kundi para sa lahat ng binyagan sapagkat by our nature, by our vocation, we are communicators, we are storytellers. At nakakatuwa po, hayaan nyo pong ang pagninilay ko, simulan ko na rin sa pamamagitan po ng isang bagay na napansin ko nung ako po ay nag-aaral sa Europa. At pag napunta po ako sa mga lumang simbahan doon, kagaganda po, ano po, ang lagi ko pong kinamamanghaan ay yung mga nakaukit sa simbahan. At hindi ko po napapansin nung una kung ano talaga ito. Akala ko lang simple art. Hanggang sa mayroong isang pari na nagsabi sa amin na hindi nyo ba alam kung para saan yan? Yan nung unang panahon, ang pamamaraan ng simbahan para magsabi ng kwento. At lalo tigit, yung kwento tungkol kay Jesus. Yung mga nakaukit. Kaya pala, ang mga nakaukit tungkol sa mga Bible passages or Bible scenes, kung saan para bagang ipinapahayag sa kahit sinong papasok simbahan, yung kwento. O nga no. At siguro ito'y katotohanan na rin ng ating simbahan. Yung bagang ating misyon ng pagkukwento. Nakakatuwa, sapagkat ngayon po sa mensahe ng Santo Papa, ito ang binigyan din. At kung ating tingnan, ano nga po ba talaga ang katotohanan ng kwento sa buhay natin bilang mananampalataya? O kung gusto nyo, bago natin pag-usapan yung pagiging mananampalataya sa tao. Sapagkat sa totoo lang, ang tao likas ay nagkukwento. We are inclined always to tell a story. No matter how we put it, storytelling is so much part of who we are as human persons. Siguro dahil may tatlong dahilan. First, sapagkat may gusto tayong ipasa na mahalaga. We want to pass on something valuable to somebody who is of value to us. Mahalaga yung tao, mahalaga yung pinapasa natin. At kung titingnan natin, hindi po ba ito lagi ang kwento ng mga magulang sa mga anak? Yung laging pagpapasa natin ng kwento nung nakalipas o hindi lamang nung pansarili, kundi yung kwento pa rin ng ating mga ninuno. At kung maaari, may kwento sa mga anak, sa mga apo. Because we want to pass on something valuable. Second, because we want to teach and we want to form. Kalimitan yung ikinukwento natin, ito man ay mabuting kwento o kwento ng mabuting karanasan o masama. Normally, we do it, we tell the story so that we can form and teach the person to whom we are telling the story. May gusto tayong aral na gustong maparating. Di po ba? And then third, we tell stories because we also want to inspire and encourage. Ako po, lumaki ako na ang aking ama ay maraming kwento. Panahon pa nga ng gera eh. Panahon ng Hapon, panahon ng paglaki nila. And sa totoo lang, I appreciate them because they did inspire me and they encouraged me about my own life. So, with this thought, dito dinala tayo ni Pope Francis, kaya inaano niya, we are naturally weavers of story. Parang gumagawa talaga ng mga kwento. At nakakatuwa, sapagkat mamaya ko ibabalik yung kaunting bahagi tungkol sa kwentong hindi maganda. Pero sisimulan ko lagi doon sa mga sinabi ni Pope Francis tungkol sa kwento. Ang una agad ay binigindiin niya sa atin yung tinatawag niyang story of stories. Na kung inyo pong maalala na ako'y nagbigay ng recollection ng Lent, ang akin naman
ang aking, yung kanya story of stories, ang akin yung pagbasa naman, ang tawag ko ay the greatest story ever told. Ano po ba ito? Ay titungkol po sa pagmamahal ng Diyos sa ating lahat, which is contained in the Holy Scriptures. Yung mismong libro o ang banal na salita ng Diyos, ang Biblia, ay kwento. In fact, hindi natin pwede sabihin it's strictly a book of history. Hindi natin masabing it's a book of science, pero it's without error. Pero ang kanya kasi is more than anything else, it's a story book about what? The story of the love of God for mankind. At yung story ngayon, ito ang dami, may drama, katulad ng kahit anong kwento, mula lumang tipan hanggang bagong tipan. Our Pope tells us, the story of stories is contained in the Bible. Especially, the most important part of this story is the story about the love of God incarnated in Jesus Christ, na nagkaroon ng kanyang peak or ang kanyang pinaka-rurok sa pag-aalay ng buhay ni Jesus dahil sa pag-ibig. At hindi lamang yun, ito yung pag-ibig na inialay sa krus at nagtagumpay sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. This is the story of stories. Kaya nakakatuwa po yung sinabi ni Pope Francis talaga na ito yung unang katotohanan natin bilang mga mananampalataya. Hawak natin yung kwento ng mga kwento. Ang kwento ng pinakadakilang pag-ibig. The greatest story ever told is the greatest love of God for us. Tapos, ang ganda ng pagninilay na binigay ng Santo Papa sapagkat tinuloy niya from the story of stories ay kanyang binanggit naman yung sinasabi niyang it is always a story ever renewed. Ibig sabihin, yung kwento na nasa Bible, hindi ito kwento noong unang panahon. O nga, inuulit natin yung kwento tungkol kay Jesus, yung kwento ng pag-ibig ng Diyos, kahit sa panahon natin ngayon, ang kwentong ito may kahulugan. Bakit? Sapagkat sa katotohanan lamang po, ang ating mga sariling kwento, ang ating mga sariling karanasan, pag ating pong dinala sa liwanag ng salita ng Diyos, nag-iiba po ang ating pagtingin. Sapagkat, nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan yung kwento natin at karanasan natin sangayon sa kwento ni Jesus. At lagi ko naman din sinasabi po ito, ang taong may malalim na pananampalataya at yung mga reflections ko sa thoughts or thought of the for the day ay mga patungkol sa kung paano mamuhay sa buhay ng Espiritu, ay napakalaking bahagi nito yung katotohanan ng ano ba yung pagbasa natin sa buhay natin. Living in faith is seeing things in accordance to our faith. Eh, di ba yung kwento ni Jesus, pag ating ginamit yung kanyang mga mensahe sa atin, ay ating ginamit para unawain yung kwento ng ating mga buhay ngayon, yung ating mga karanasan, hindi ba yung kwento ay parang umuulit? Yung kwento ng kanyang pag-ibig na hindi nagpapabaya sa atin, hindi ba ito yung umuulit sa bawat isa sa ating mamaya-maya ang karanasan tayo na palayo sa Diyos, nagkasala. Pero maya-maya pa'y naramdaman na muli natin ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang awa. Hindi ba ito yung kwento nun? Hindi ba ito yung kwento ni Jesus patungkol sa naligaw na tupa? O kwento ni Jesus patungkol dun sa alibughang anak? Na pag tayo na nakakaranas, hindi ba parang yung kwento ng Biblia ay kwento ngayon? Kwento natin? Kwento ng simbahan? Ang ganda na po, kahit po yung mga katotohanan, sabi nga nila, pag nagbabasa ng Bible, huwag gawing parang kung kailan lang gusto. Talagang continuous kasi, kayo po ba, tayo po ba, pag nagbabasa ng kwento, kung kailan lang natin gustong buksan at di lamang yun, kung alin chapter ang gusto natin? Pag nagbasa ba tayo ng kwento, punta agad tayo sa conclusion? Hindi naman po, no? By chapter, no? Kaya maganda rin matutunan natin itong salita ng Diyos basahin. Bakit? Kasi mas nagiging malinaw din sa atin yung kwento natin kapag buo ang kwento na nababasa natin patungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin. No, sabi nga nila, ayun yung joke minsan, na huwag daw bubuklatin basta ang Bible, na meron daw taong pag may problema, bubuksan ng Bible kung saan niya gusto, tapos babasahin kung ano yung tatamaan ng kanyang daliri, at sasabihin, kung ano sabihin sa akin ang salita ng Diyos, siya nga kayo susundin, ay nabigo sa pag-ibig.
luhan-luha. Binuksan ngayon ang Bible. Pagbukas ng Bible, nilagay ang daliri. Ha? Ay pagmulat na ganyan, nakalagay, magtali ka sa iyong liig ng gilingang bato at magpatihulog ka sa ilog. Aba, ay gagawin mo ba yan? Hindi, kasi hindi siya base doon sa kwento. Base siya doon sa isang moment lamang doon sa kwento. Kaya ang ganda na, we know the story of the Bible. We know the story of the love of God for us. Why? Because in every experience that we have, nagkakaroon ng panibagong ilaw o liwanag yung kwentong yun sangayon sa kwento din natin. Tapos noon, sinabi din ni Pope Francis, hindi lamang ito isang kwentong na nagsasangayon, kundi ito rin ay isang kwento, it is a story that renews us, na pinagpapanibago tayo. Hindi lamang ito kwentong nagpapanibago sa ngayon, kundi ito'y kwentong pinagpapanibago tayo. We are constantly reminded by this story, itong kwento ng pag-ibig ng Diyos, it reminds us of how important we are to God in our own human experiences, in our own, sabihin natin, human story. Ewan ko kayo po ano, itong ating pong pinagdadaanan ngayong global pandemic. How do you see it from the perspective of that love of God? Ako ho ha, from the perspective of that love of God, ako ho, ang laking nagiging inspirasyon sa akin to see this differently. Parusa ba ang tingin natin o ang tingin ba natin panahon ng biyaya? So ako, pakiramdam ko, nare-renew yung faith ko. No, in fact, sabi nga nila, sometimes it takes a storm for us to appreciate the daylight. Or for us to appreciate the day. Yung araw na narin ang ibon, narin ang liwanag. Minsan isang bagyo. Darkness. So, minsan ito yung karanasan natin eh. So, when this story of God, the story of Jesus in our lives, hindi ba ang dapat pakiramdam natin na re-renew tayo? Kaya't nakakatuwa itong binibigay sa atin ni Pope Francis na ito. Why? Because right now we need really inspiration. We need that story of our Lord to be renewed in us. And not only renewed in us, in our experiences, but we need it to renew us as people of faith, as people who believes that our Lord, our God loves us. And our God will never forsake us. So, kung ating titingnan, hindi po ba ito nga yung mensahe talaga sa atin ng salita ng Diyos? Ewan ko ha, minsan timing na timing talaga. Hindi naman sinasadya siguro kasi nakagawa na naman yung sunod-sunod na readings. But every once in a while, parang pinili talaga yung reading for the day minsan sa karanasan natin. In our different experiences. Naisip ko tuloy, for example, itong ating karanasan of the global pandemic. I always go back to the experience of the Israelites when they left Egypt. Na nawalan nga ng ano eh, ng katotohanan sila, kundi nasa desierto. Di ba? Parang yun din ang karanasan natin. Or the exile of the Israelites when Israel was attacked. Na na-conquer siya. Di ba? Na-exile sila, nilabas din sila, nawala ang kanilang templo. Isn't this also an experience of the same? Parang sabi nating imagery na para din tayong naano yung ibang tao nga. Kaya ako'y minsan nalulungkot pero natutuwa. Hindi magkait, hindi naman nung nababaliw ako ha. Nalulungkot sapagkat kitang-kita mo yung hunger ng tao. Pero natutuwa ako sapagkat dahil sa nangyayaring ito, mas nagpapangibabaw itong paghahanap ng tao. Na baka mamaya-maya, noong bago magkaroon ng global pandemic, parang we go to church as regular churchgoers, but without even siguro realizing na, kasi masyadong normal lang ginagawa, nawawalan tayo ng realizations minsan on how important the Holy Eucharist is. Ay sa akin, tuloy, the experience right now is a story to be told, a story that renews me. Tapos kung titingnan ninyo, no, kaya tuwa ako doon sa isa kong nabasang article about the early 1900s na Spanish flu story.
na para bagang ang lumalabas eh, parang pareho din lang yung nangyayari na certain way, and they had it worse back then. Tapos may lumabas pang isang article about the experiences of those people who were born in the 20th century, from the 1900s and onwards. Spanish flu. Pala bago mag-Spanish flu, nagkaroon ata muna ng First World War. Then, after ng First World War, di pa nakaka-recover, nagkaroon ng Spanish flu. Pagkatapos ng Spanish flu, babago pa lamang nagkakaroon ulit ng hingaan tao after 30 years. Sunod naman, alam nyo kung ano? Second World War. So, after the Second World War, another 20, 30 years, ang sumunod naman, Vietnam War. So, ang daming mga, sabihin natin, parang ang hirap itong naging buhay ng mga na, and we thought we had it harder. No. Worse yung kanilang situations. And yet, they survived it. And a lot of people would always give the testimony that part and big parcel of their survival is because of their faith. Because of them reading the story of God's fidelity to His people. Ay ako, talagang nakaka-renew yan. Nakakalakas ng loob. At ito'y mahalaga, kaya ito'y binibigyan din muli sa atin ni Pope Francis, is that because hindi lahat ng stories nga are good stories. Yan nakakalungkot yung kwentong ano eh, kwentong chismis. Yan nakakalungkot yung kwentong hindi totoo. O yung kayang kwento na imbis na maka-inspire, ay kwentong nakakasira sa kapwa. No, yun yung parabagang pinag-iingat dito tayo ni Pope Francis. And sa totoo lang, dapat talaga tayo mag-ingat. Ako bilang social communications chairperson, I would like to tell people to be careful with the bad news. Nariyan na rin naman yan, whether we like it or not, lalo ngayon sa social media. We open up our gadgets. Immediately, ang iba, masyadong laging nakatingin sa bad news. So what happens to us when we keep on reading bad news? Kakaroon tayo ng bad feelings, negative attitudes. Rather than have hope, anong nangyayari sa atin? Desperation. So, kaya maganda itong challenge, hindi man challenge, exhortation or invitation from the Holy Father. Kasi He wants us to tell the story. Not only the story, but the story of God, the story of His love. The story of hope, the story of faith, the story of love. Na ang nakakatuwa niyan, the more we bring out this story, the more it tells us na hindi tayo pababayaan ng Diyos eh. It gives hope, di ba? It gives people, sabi nga nila, in the midst of darkness, light. In the midst of sadness, joy. And I believe this is really part of being a Christian. No? Kasi nga, whether we like it or not, meron ding bad stories eh. And whether we like it or not, in our times, mas lalong napoproliferate. Because ang dali na ngayon eh. Lalo yung mga untrue stories, yung fake stories. Tapos yung malicious stories pa. Nariyan pa yung may malicia. Na ano, yung hangat talaga yung makapagpabagsak ng kapwa. Whilst our faith tells us of stories that bring out the best in persons, meron, tandaan nyo, ha? Stories that plan to destroy people. Yan dapat ang iwasan natin. We need to hold on to the stories of our faith. The stories of, sabi nga natin, the stories of Jesus Christ. The stories of the God who loves us. Kaya nga, napakaganda niya. Why? Because here, obviously, our Holy Father encourages us. He exhorts us, He inspires us to tell this story. Especially that story of love ng Diyos para sa tao. Kaya nga, nakakatuwa ito ngayon na we have the platform. Diba, nagsimula ako sa inyo na napansin ko sa mga simbahan, mga nakaukit, kwentuhan na pala yun. Eh, lamang na lamang tayo ngayon sa panahon natin. We have the instruments to not only tell the story to some people, but to tell the story to the whole world. We have it. And in so many ways, it has been proven na pag ginusto natin, nakakarating. Eh, maganda pa niyan, somebody advised us already that as the bad news, the malicious news comes out,
the only way we can battle them is not to go into a debate with them. The way we battle them is that we fill all these platforms with the beautiful stories of faith. Ito sinasabi ni Pope Francis, the story of stories, our stories in relationship to that story of stories, in relationship to that story of Jesus Christ. And then, not only that, stories that are living stories. Meaning to say, not just words, but reality, experiences, action. Diba? Pag sinabi ni Jesus yung story niya, ako yung pinakain niyo pag nakapakain kayo ng gutom. Diba? That's a story in the Bible. Just think about it. If it is renewed in us, in our experience, just like for example now, we see the poor, we see the hungry, and we act as Christians. We respond. Ayan yung story nun. Diba? It's a continuation of that story of Jesus Christ living in us. And this is storytelling. So again, to all of you, to all the faithful, no? Hindi lang ito para sa mga ministries of social communications. We have a special ministry in that sense, but remember this, this is the mission of all the baptized. Kasi remember, di ba yung sinabi naman ni Jesus Christ? Go and preach to all nations. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. How do we do that? By telling the story. By being the story. By becoming part of that story. So again, to all of us, hopefully, this 54th World Communication Sunday, May 24, talagang we get to get inspiration from this message from the Holy Father. And hopefully, not only do we get inspiration, we begin now to respond to that vocation, to that mission that we all have to be storytellers of our Lord, to be the storytellers of the good news. So again, to all of you, the blessings of our Heavenly Father, and of course, that special reminder that as storytellers, we should never forget that we are always all blessed and we should always all be a blessing. God bless po sa inyong lahat.